guys. So, ito na ako. Alright, yan. So, tuloy natin. Himay-himay natin. Isa-isay natin kung ano yung nasa studio, kung ano yung mga gamit na nandun para at least magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga kailangan nyo or kailangan natin i-upgrade sa ating studio sa paggagawa ng vlog, pagla-live, at pagpo-podcast. Alright? So, ayan. Diretso tayo. Alright? So, tignan natin. So, ito yung pagpasok. Alright? So, ito yung pagpasok natin. Alright, ayan. So, ito yung mga gamit ko. Ayan, ayan yung new mark. Alright, so makikita nyo yan dyan. Ito yung new mark natin. Alright, so ito yun. Alright, so next natin is yung ating road sa taas. So, ito yung DJ controller natin. Ito yung Rodecaster Pro natin. Alright, so ginagamit natin yan bilang isang mixer. Plus, siya na rin yung magre-record ng ating mga podcast. So, yung Rodecaster na yan, so meron akong vlog sa unbox, tsaka yung basic na paggagamit, so nandiyan sa link sa taas. So panoorin nyo kung gusto nyo malaman kung paano gamitin itong Rodecaster Pro. Alright, so ayan. So makikita nyo rin yung speaker. Ayan, sa ibabaw nito, yung speaker natin. Ayan. Nakikita nyo dyan sa gilid na yan yung speaker natin. Yan yung Aries 3.5. Alright, so studio monitor yan na speaker. So ano yan? Very suit or sakto-sakto sa ating size ng studio kasi hindi naman kalakihan ito. Alright. So, malinaw na malinaw. So, meron din akong vlogs dyan. So, tignan nyo na lang sa list, sa ibabaw dyan, kung yung sa unboxing plus yung testing natin. Alright. So, next tayo. Yan. Punta natin. Alright. So, ito naman yung ano natin, yung mga LED bars. Yan yung apat na yan. Yung LED bars na yan. So, mura lang yan. Alright, so meron din akong vlogs niyan. Yan, tignan nyo sa playlist ko. So, na-interchange yung LED na yan. Napapalitan yan. Alright, so pwede mong i-customize yung LED. Pwede mong static, pwede dynamic, pwede sound bass. Or yung sound sensitive light. So, pwede siyang mag-blink according to the sounds na narinig niya sa paligid niya. Alright, so next tayo. Ayan, so yung ginagamit nating Mac, yun yung iMac 2020 natin. So, ginabili natin yan 2020. So, meron din na unboxing yan. Nandiyan din yan sa aking mga vlogs. So, lahat ng equipment na meron ako, nandiyan yan sa mga vlogs ko. Yung playlist na yan is yung My Vlogs. So, makikita nyo dyan lahat ng mga unboxing at mga equipment na ginagamit ko ngayon. Alright, so yung keyboard natin, yan. Yung Kogar keyboard, gaming keyboard natin. Alright, so ito yung nasa gilid natin. Ayan. Kung nakikita nyo sa likod ko, yan yung mga LED displays natin. Nandiyan din yung mga gadget natin maliliit. Alright, ayan yung sa pintuan natin. Lalagyan din natin ng reverb or soundproofing para hindi masyado maingay or hindi mag-reverb yung ating audio sa loob ng studio. Ayan. So, ayan yung sofa natin para kung napagod ka or may bisita ako, so pwede nyo pupuin dyan. Pwede tayo mag-podcast. Alright. So, kung gusto mo mag-relax, then pwede ka maupo dyan. Read some books. Surf the net. Then watch a movie. Pwede rin. Alright. So, kinoconvert ko to minsan into a movie theater. Home movie theater. So, kasi meron tayong LED TV sa ibabaw ng ating display. Makikita nyo yan, ma'am. Alright, so yan yung ano natin, yung pintuan natin ng CR. Alright, so syempre, sa loob ng studio, meron tayong CR para hindi natin lalabas. Alright, pag may bisita tayo, then nandito lang tayo sa loob. Hindi tayo makakastorbo, diba? Alright, ayan. Next, so meron din tayong keyboard. Alright, so gusto natin mag-practice ng music or gusto natin mag-compose ng sarili natin music, eh pwede natin gawin. Meron tayong keyboard. Yan. Alright, so ayan, nakita nyo na yung natin, yung introduction natin sa ating studio. Alright, so ganito natin. Isa-isay natin kung ano yung mga ginagamit ko ngayon during creating a video, podcast, or pagla-live DJ. Alright. So, isa-isay natin sa mga nakikita natin. Alright, so, ilayan natin. Dun. Alright, so, ayan. So, first, itong ginagamit ko, itong
Numark DJ controller. So, ginagamit natin to. Alright, so, pag nag-DJ tayo, nandiyan yung control natin ng music. So, DJ controller yan. Alright, so, meron tayong hino-host na FM internet. So, ginagamit natin yan. Pag-cue ng music, pag-cue ng mga jingles, DJ jingles. And, syempre, para sa ating sarili na rin, para at least control natin yung ating music. Next natin is yung, ayan, so next natin is tong Rodecaster Pro. Alright, so dito nakadikit yung mic natin. Alright. So from here, ito na yung ginagamit kong mixer. All-in-one na siya, so hindi na ako gumagamit ng ibang mixer. So ito lang equipment ko, i-on ko lang to. Lagay ko sa output speaker natin. Then okay na. Alright, so from here, ginagamit din natin itong Rode, itong mic na to. Alright, so itong Rode Pod mic. Alright, so ito yung direct compatible sa ating Rodecaster Pro. Pero syempre, yung mga ginagamit nyong mga or ginagamit nating mga condenser mic, yung ibang microphone, eh pwede rin natin ipasok sa ating Rodecaster Pro. Alright, so yan. So nandito pa rin yung ating Boya M1000. So pag meron tayong kasamang mag-podcast, and then pwede natin siyang magamit or pwede natin siyang input. Alright? So next natin, sa taas meron tayong TV. Alright, so 46-inch TV. So external, ano rin yan? External monitor natin para kung gusto nating manood ng TV or gamitin ng external monitor, eh magagamit natin. Itong Mac natin. Alright, ito yung ginagamit nating Mac. It's iMac 2020. Alright, so na-upgrade natin yung RAM nito in 64 GB RAM. Alright, dalawang ano to, apat na 16 ang ginamit natin. So meron tayong vlog dyan. Tignan nyo sa aking playlist na my vlog, so makikita nyo kung paano ko in-upgrade yung RAM nito. Alright, so meron din tayong monitor light. So laking gamit nyan. So pag walang ilaw and then madilim yung ating keyboard or yung desk, eh pwede natin gamitin to. Ayan. So, pwede natin palitan ng brightness. Pwede natin palitan ng intensity ng ilaw. Alright. Ayan. So, mahina lang. Then, color white. So, ayan yung preferred ko. Sa dulo na yun, nandiyan yung ating Aeris. Alright. So, magkabilang speaker yan. Aeris 3.5. Hindi siya yung Bluetooth. So, ginagamit natin yung studio monitor. Speaker output natin dito sa ating studio. Ayan yung LED bar natin. Ayan. LED bar, apat yan. Actually, libre lang yung isang pares niyan from Amazon. Alright, so meron din tayo sariling router sa loob. Alright, so nagbo-broadcast tayo ng Wi-Fi na malakas dito sa studio. Ayan, nakadirect yan sa ating router sa baba. So pag nandito ka, so may sarili kang Wi-Fi dito, malakas. Either 5G or 2.4 GHz na Wi-Fi. Okay, so yan muna. So yan yung mga equipments natin na ginagamit natin dito sa ating studio. So itong upuan na to, then yung mesa. Alright, so lahat ng yan ginagamit natin dito sa ating studio. Alright. So nakaka 1 year na tayo dito sa ating studio location na to. Then so from there, makukumpara nyo na yung una kong vlog about this, kung ano yung mga ginawa ko, yung mga pag-soundproofing ko, yan yung mga acoustic foam. So, nandyan yan. Hinimay-himay ko yan. Inisa-isa kong ginawa yan. And then, so, nakakaisang taon na tayo rito. And then, ayan na yung mga ginagawa natin, achieve natin sa ating pagbibuild ng dream studio or dream desk natin. Alright? So, sa mga sumusuporta, maraming salamat. Kung hindi ko pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe on my channel. Alright? So, malaking tulong yan sa atin bilang isang content creator or a vlogger. Alright? Maraming salamat sa inyo. God bless you all. And dito lang muna. Next upgrade tayo. Alright? Next gadget. Bye-bye.